nagpapatuloy tayo para sa asignaturang MAPE Art Week 2. Okay, Week 2, mga tanawin. So, ang ating topic ay mga tanawin, landscape. Ang sinabi natin landscape, yung pahiga siya. Pahiga ang kuha. Inaasahan pagkatapos ng araling ito ay kayo ay matalakay ang tungkol sa disenyo at ang ipininta ng ibang tao. Suriin ang nasa larawan. Ayan, ito ay isang painting o pininta ng isang artist. Ayan, nasaan sila? Sila ay nasa bukirin, nagtatanim ng palay, nasa bukid. May mga salakot. Ang tawag doon sa kanilang, sa ulo nila ay salakot. Ayan, nagtatanim sila ng palay upang maging bigas na ating kinakain. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Parang picture, pero painting siya. Okay, tapos may kita nyo pa dito, ayun, ang kalabaw na nag-aararo kasama ang farmer, ang magsasaka. Lahat naman sila ay magsasaka na nandyan sa larawan. Tapos banda dun sa likuran ay ang makikita mo yung may bahay kubo doon. Ayan, bahay kubo, ang ganda ng ulap at itong mga bundok. Mga halaman, mga puno at may bundok. Okay, ikalawang larawan. Ito rin ay uri ng painting. Okay, dito, makita mo rin may bundok, may kubo, tapos ito yung mga halaman, yung mga tanim, mga tinanim. Ngunit wala ditong, tulad nung nasa unang larawan, yung magsasaka, di ba? Yung mga magsasaka, wala siya. Okay? Ano ang masasabi mo? Masasabi nyo sa larawan bilang isa. Ano ang masasabi nyo sa larawan bilang dalawa? Di ba? Pinakita ko na sa inyo kanina. Ito ay ilan sa mga ipininta ni Fernando Amorsolo. Pakiulit nga. Sino ang puminta? Sino ang nagpinta? Fernando Amorsolo. Ito ay nagpapakita ng buhay, sa probinsya. Ito ay maituturing na isang landscape painting. Landscape. So, di ba, nakaparang nakapahiga siya. Pag landscape kasi, maraming makikita. Marami siya. Malawak yung sakop ng ano, na makikita mo doon. Landscape painting. Ang landscape painting ay nagpapakita ng likas na tanawin tulad ng mga lugar na may bundok, puno, palayan, at iba pa. Ayun, yung pala. Kaya pala landscape. Pag landscape dito, marami, yun nga, sabi ko kanina, marami makikita doon sa painting. Marami siya. Marami siyang naipapakita. Bundok, puno, palayan, at iba pa. Okay, alamin. Alamin daw natin. Fernando Amorsolo, kilalang pintor sa Pilipinas. Kilalang pintor. Ibig sabihin ng kilala, sikat siya. Kilala siya sa kanyang pagiging malikhain at pagkadalubhasa sa paggamit ng liwanag na aspeto ng sining. Ayan, nabasahin mo. Hindi ko mabasa. Palay, Maiden, 1920. Maiden? Palay, Maiden. Oh, babalik ako. 1920. Click ko na. Ayan na, nagre-record na. Palay, Maiden, 1920. Ah, 19... Oh, mas matanda ito. Mas matagal. 1920. Ayan, dito makikita nyo na may yung mga... Ano, yan, yung mahawak niya ay ang palay.
Tingnan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Dito, ito, painting din to. Gumamit ba siya ng iba't ibang kulay? Iba't ibang kulay? Ang sagot, yes. Meron siyang ginamit na dilaw. Brown, black, green, light green, blue. Yan, white. So, iba-iba. Gumamit ba siya ng iba't ibang hugis? Shapes. Ano na mapansin nyo? May iba-ibang shapes ba siyang ginamit? Yes. Meron. Iba-iba yung shape. May circle, may square, rectangle, may pa-curve-curve na ganyan, yung para sa dahon. Ayan. May bahagi ba sa larawan na inuulit? May bahagi ba sa larawan na inuulit? Yes din po. Meron din. Okay, meron din. Inuulit-ulit. Ito, yung mga ano ng bulaklak. Mga petals ng bulaklak. Ayan. Inulit din. Okay, ito naman. Ito naman, painting na ito. Sino ang nasa larawan? Kilala nyo ba kung sino itong nasa larawan na ito? Ay, tama! Si Dr. Jose Rizal. Ayan. So, medyo nakatagilid siya. Ito siguro yung, nang ito yung binaril siya. Kaya napagganon siya. Tungkol saan ang larawan? Ayan. Oo nga. Yung binaril siya. Ayan o. Kita-kita nyo naman yung mga sundalo. May hawak na baril at nakatutok sa kanya. Dito, ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano ang naramdaman mo habang pinagmamasdan mo ang larawan? Nalungkot? Bakit nalungkot? Bakit kayo nalungkot? Okay, kasi diba may pinatay, may binaril. Siyempre nakakalungkot yun. So, sa inyong paglaki, sa mga susunod nyong level, grade level, so maituturo sa inyo, magkakaroon kayo ng subject about kay Rizal. Bakit siya binaril? Bakit siya pinabaril? Ano ba ang ginawa niya? At bakit siya binaril? Tapos, siyempre, si Jose Rizal ay may siya ang ating pambansang bayan. Ayan. So, pwede nyo rin kayong manood. Meron na siyang, meron itong movie eh. Meron na, di ko lang alam kung meron ito sa Netflix. So, kung pwede nyong, kung excited na kayo na malaman bakit siya naging pambansang bayani ng Pilipinas at bakit siya kailangang ipabaril. Pwede nyong panoorin yun. Sa ano, alam yan ng inyong mga magulang, ni ate, ni kuya, ni mama, at lalo na ang inyong mama at tatay, mama at papa, maging ang inyong mga lolo at lola. Pwede kayong magpakwento sa kanila. Okay? Tandaan, ang pagpipinta ay isang kasanayan sa paglalapat ng pintura o anumang kulay sa pang-ibabaw na bagay gamit ang paintbrush o iba pang kagamitan excuse me, na maaari ding gamitin. Ang landscape painting ay ang pagpipinta ng mga likas na tanawin tulad ng mga lupain, yung palayan, may bundok, puno, palayan, at iba pa. Mga magagandang tanawin. Ulitin natin, pagpipinta, kasanayan sa paglalapat ng pintura. Ayan, pagpipinta. Tapos yung landscape, ito yung
uri ng pagpipinta na may mga likas na tanawin. Okay, gawin. Ngayon naman, pumikit ka. O sige, pikit. Pikit ka. Sandali at isipin mo ang isang mga tanawin, ang isang tanawin na gusto mong mapuntahan. Gustong-gusto mong puntahan. Sige, isipin mo. Pwedeng dagat, pwedeng sa probinsya, o kahit saan pa, yung gusto mo. Okay, naisip na po. Okay, sige. Kung naisip na, pwede na buksan ng mga mata. Okay, ayan. So, ang paksa ay lugar na aking panaginip. Lugar na aking panaginip. So, ito yung mga hakbang sa paggawa. Hakbang sa paggawa. Ihanda ang mga kagamitan sa pagguhit gaya ng papel, lapis, watercolor at paintbrush. Ipinta ang gusto mong tanawin gamit ang paintbrush. O yun. So yung naisip nyo kanina habang kayo ay napagit, ipipinta nyo. Katulad ni Fernando o Marsolo, kayo ay magiging pintor na rin. Kulayan mo ito gamit ang watercolor. Tapusin ang gawain sa loob ng 50 minuto. Pagkatapos mong gawin, ang iyong proyekto ay pwede mo itong patuyuin. Ipagmalaki ang iyong likhang sining sa iyong pamilya. So, meron tayong mga halimbawa rito. Ayan. Bahay na nasa tabi ng ilog. Ilog ba yan? Oo, ilog. River. Tapos ito, palang river din. Siguro, ayan. Magkaiba lang sila. Magkaiba kasi ang gumawa. So, dito naman, dagat. So, kayo, ano yung paborito nyo o yung naisip nyo kanina na tanawin? Maaring magpatulong kila ate at kuya, nanay at tatay, o kung sino man ang kasama nyo sa bahay, sa pagpipinta. Pero kayo pa rin ang gagawa, okay? Grade 1, tutulungan lang nila kayo. Hindi sila ang gagawa, kayo po. Okay ba yon? Tutulungan nila kayo. Okay, i-video ang paggawa, 2 to 3 minutes, i-video nyo at ipopost nyo po sa classroom, gawain sa asynchronous art. So, 2 to 3 minutes ang post ng video, tapos yung final product, yung final painting, kasama na rin. So, bali dalawa ang ipopost, habang process ng pagpipinting, 2 to 3 minutes. Tapos yung final product, hawak nyo dapat. Hawak nyo yung inyong nagawang painting. Tapos magpa-picture kayo. Okay po?